The poor and the deceitful man meet together, the Lord lighteneth both their eyes. He that faithfully judges the poor, his throne shall be established forever. The rod and reproof give wisdom, but a child left to himself bringeth his mother to shame. When the wicked are multiplied, transgression increaseth, but the righteous shall see their fall. Correct thy son, he shall give thee rest, yea, he shall give delight unto thy soul. Where there is no vision, the people perish. But he that keepeth the law, happy is he. Sabay-sabay po tayo. A servant will not be corrected by words, for though he understand, he will not answer. Pray, Panginoon, maraming salamat sa mga salita, Panginoon. Aming attendance, Panginoon, kayo pong malalati, kayo pong magkagabay sa amin. Bigay sa amin talino, Panginoon, sa pamagitan ng mga salita ngayon na pag-aaralan namin, kayo pong malalati. In Jesus' name we pray. Amen. Ako na po. Okay, start tayo ng... Tama ba yan? Po. Basta, tatapos tayo. Tama ba yan? Gala 5 pa lang pala, no? Sige. Mga 4, ano? Quarter to 6. So, if a man contended with a foolish man, whether he rage or laugh, there is no rest. So, ano yung contend? So, sabi contend, nakikipagtunggal eh, di ba? Nakikipaglaban. At pag ang kalaban mo raw yung loko-loko, okay? Sabi ito, whether he rage or laugh, there is no rest. So, sabi ni... Sino ba yung... Kausap kanina? Si Kino. May Facebook ka na? Hindi ko na-search kanina eh. Anong ginagawa mo sa Facebook? Ah, saan? Ah, saan sa mama mo? Sa? Walang gapo? Nagatabaho? Nagatabaho? Ah. Ba't di kayo doon ako, diba? Ah, dito ako nag-aaral. Ganda doon ah. Walang gapo. Kailan? Ah. Okay, ba't ko ba natanong yun? Ito kasi sa Facebook, di ba, marami minsan ang away doon eh. Kaya, ito tayo, nakikipag-usap din tayo sa tao kasi nga, nag-face tayo, di ba? So, pero hindi lahat ng lahat ng tao ma-encounter mo sa kung saan mang lugar, sa dyan man yan, o sa Facebook, o sa ito. Hindi lahat siya matino. Ngayon, may mga taong makikipag-usap sa'yo, tapos, hindi naman naiintindihan sinabi mo, natawanan kayo ba, galitan ka. Kasi wala kang pahinga pag gano'n. Ibig sabihin, kaya tingnan mo yung klase ng taong kinakausap mo rin. So, ngayon, andito kayo. Anong klase ng tao ba kayo? Siguro kayo yung matino, di ba? Kasi lagi kayo dito eh. Hindi naman kayo punta dito na gusto nyo lang, ano? Ano ba? Superbook, hindi naman, di ba? Kaya andito kayo, salita ng Diyos. So, pero yung mga taong medyo may tama sa utak, no? Hindi mo maintindihan kung ano yung nasa utak nila. Natawa-tawa, minsan galit, minsan tawa. Ano yung loko-loko yun, di ba? Nakakita pa yun ng ganun, mamaya, galit, mamaya. So, pag nakikipag-usap ka lang sa kapwa mo tao, intindihin mo kung nasan siya. Hindi masama magtanong. Pero pag yun nga, pag loko-loko yung kausap mo, ang hirap. Okay? So, huwag kayong ganun. Yung mga bata pa naman kayo. Pero masanay kayong maging maayos kausap. Para yung kausap nyo, gusto ulit kayong kausapin. Hindi yung pag later. Uy, usap nga tayo. Parang walang nakita, no? Okay. Okay, hindi ka sasagutin sa Facebook or something. Wala lang. Kahit mag-comment ka, baliwala. Kasi, wala kang kwentang kausap. Ganun yun. Ngayon, mga bata talaga, makulit, pero kaya nga kinakwento ko sa inyo, kaya sinasabi ko sa inyo. Kung matino kayong tao, hindi kayo fool,
yung kausap nyo, nag-uusap lang kayo para may matutunan kayo or something. Hindi yung kagagalitan mo, tatawanan mo, wala naman sa lugar. Okay? Yun lang sinasabi dito. Kaya pag wise ka talaga, huwag ka na makipag-away, huwag ka na magtunggali sa mga fools. Amen? Yan. Tandaan nyo yan, mga bata. Ito, medyo iba na to. The bloodthirsty hate the upright. Ano yung bloodthirsty? Nagugutom, nauhaw sa dugo. Ano yung sabihin nun? Ha? Ano yun? Vampire ba yan? Ano yung bloodthirsty? Gusto lagi ng away, patayan. Blood niya. Yung sabihin nun. Gusto mong pumatayan. Kaya sabi dito, galit sila sa mga upright. Ibig sabihin upright, yung matitino. But the just seek his soul. So medyo, pag tinignan mo lang, di mo alam kung sino yung his doon sa soul. Pero nakikita ko dito, syempre, tingnan mo kung tawag dito, kung matino kang tao, hindi mo gusto patayan lagi. Minsan, kailangan mo depensa ang sarili mo, pero hindi mo gustong makinig. Makinig lang, di ba? Namaya tayo magkukulitan. You have all the time na magkulitan after nito, di ba? Isang oras lang naman ito. Okay? So, minsan, huwag kayong magugulat. Bakit itong taong to gustong patayin yung matinong tao? Para si Jesus, ba't siya pinatay? Di ba? Tapos nung pinatay pa siya, talagang sumisigaw pa sila, crucifying! Intindi, no? Ganun ang attitude ng mga mahilig sa patayan. Ang gusto nilang mamatay pa, yung upright. Well, minsan, actually, kahit sino yan, pero galit yan sa mga matinong tao. Kaya kung kayo yung magiging wise, kayo yung magiging papakatino ka, di ba? Yung pinag-aaralan natin. So, mag-iingat ka rin sa mga tao, hindi ka magitiwala kahit kanino. Okay? So, yan. Tsaka hindi mo kailangan may pag-away dyan. Alam mong papatayan. Kung matalino ka, hindi mo naman kailangan may pagpatayan. Ba't ka, di ba? So, iano mo lang yung sarili mo. Ilugar mo sa tamang lugar. Okay? May basa nga po sa 11. Ready, go. A fool uttereth all his might, but a wise man. Ang mangmang daw ay kung ano naisip niya, sabi, lagi nang sinasabi yan eh. Ba't parang nag-iisip ka sa bunganga mo? Nagsabi ba sa inyo nun? Kasi kung ano yung unang maisip niya, sabihin niya. Diba? Hindi ganun. Ang taong nag-iisip, tinitingnan yung paligid ko, dapat ba akong magsalita? Ongoing yung church, kunwari. Hindi, gusto kong kalabitin si Nakita ko may langaw sa ano niya. Ano ngayon? Wala sa lugar, di ba? Ano pa yan? Nagalit ka, may naalala kang masama, kung ano man yan. Sige, lahat na, sabihin mo, banggitin mo lahat. May mga ganun tao, hindi mapigilan yung bunganga. So, hindi ganun ang taong, sabi nito, but a wise man keep it till afterwards. So, minsan, sasabihin mo, talagang may nagawang mali sa'yo. Pero i-ano mo muna, isipin mo muna ano yung tamang oras, tamang panahon, tamang taong pagsasabihan mo nung kung ano man yung concern mo, di ba? Yun yung matalinong tao. Inaano mo, tinatantya mo kung sa kailan ka magsasalita. Tindihan niya mga bata. Matulad yun, tahimik kayo lahat, di ba? Very good. Tama yun. Ba't ka magsasalita? Sasabayin mo yung may loudspeaker. Di ba? Bukod sa hindi makakapag-concentrate kayo. So tama, makinig kayo. Mamaya, pwede niyong pag-usapan ano siya sa amin ni Pastor. Pwede na yan. Mula na yan, naka-record dyan. Ay, ito sinabi ni Pastor. Balikan niyo. Kung may data ka, di ba? So, pero hindi niyo kailangan mag-usap ngayon, mag-ingay. Okay? Ganun din, pag may ikausap kayo, lalo yung may mga yan, nanay, tatay, pag may asawa na kayo, pinipili yung mga sasabihin yung salita. At kung kailan, okay, minsan, hindi may iwasan mag sagutan din. Pero, paano kayo magkasagutan? Sa harap ba ng mga bata? Diba? Eh, iba sa Facebook. Kaya nakakalit sa Facebook, talagang keyboard warrior eh. Alam niyo yun? Talagang walang pakailang sino mga basa.
personal na away. Ngayon, kung doktrina, okay lang yun. Ngayon, kasi may iba, din yung personal. So, mali din. Tignan niya, mga bata. Kailangan magkasalita. Hintoy. Isipin mo muna, di ba? Depende. Ay, may naisip ako. Nasabihin ko kaya? Isipin muna kung tama bang sabihin mo ngayon. Gano'ng kalakas? Sino pagkasabihan mo? Laging ganun, mga bata. Amen? Okay. 12, pakibasa. Ready, go. If our ruler are against us, all his servants are weakened. Naalala niyo ba yan? Parang may ganyan na tayo before. Okay? Pero parang may iba na konti dito. If a ruler hearken unto lies, all his servants are wicked. Kasi dali, ang nakinig sa kasinungalingan yung ruler. O, oh, bakit ibig sabihin, mga nakapalibot sa kanila, sa kanya, di ba? Kasi mga ruler, laging may mga ano yan. Kasi nga importante yung decision niya, yung gagawin niya. Laging may mga servant yan. Pagtatanungan siya, di ba? O, oh, gagawin ba natin to? Anong gagawin sa virus na to? May lockdown lahat ng tao. Dapat yung may sakit lang eh, di ba? Nangyari, ganun. But anyway. Yan, ngayon. Sino ba yung mga ruler, mga bata? Sinong kilala mo ruler? In you go. Tama? Sinong kilala mo ruler? Leader ang isang ruler. Mga namumuno. Sinong kilala mong namumuno? Kilala mo si ano? Ganyan? Sino yun? Ah, sino? Pwede ba, di ba? Si Duterte yan, di ba? Duterte. So, pag nakinig siya sa kasinungaling, kahit sino, kahit pasto ka pa, tatay ka pa, okay? Kaya huwag kang, ano, tingnan mo muna, ano ba yan, totoo ba yan o hindi? So kayo mga bata, medyo maluwag pa sa inyo, pero tandaan nyo, lalaki rin kayo. Si Inigo, yan, si Raymark, lalaki kayo, magiging tatay kayo. Baka si Miguel, anong gusto mong mangyayari sa buhay mo? Paglaki mo? Go police ka ba? Alimutan ko eh. Ito si ano? Alimutan ko na naman eh. Kino? Ano ka paglaki mo? Police din. Police, ito na lang, si Chelsea. Nurse. Pagkatapos nurse. Head nurse. Chief nurse. Ganun eh, di ba? So, especially yung mga public official, importante yung mga pagdedesisyon yan. So, huwag kang maniwala sa sinungaling. Alamin mo muna. Pag nag-decide ka, di ba na pwedeng sisihin yung advisor mo, nag-decide ka na eh. So, ikaw na yung mananagutan dun. Okay? Si ano, Pamela, anong gusto mong mangyari? Paglaki mo. Teacher ng high school, college, elementary. Okay. Kalimutan ko, ba't ka tinanong yan? Ayan, sige. Pagbasa po, ready, go. The poor and simple man eat together, the Lord lightened both their eyes. Ayan ang pinagkaiba ng poor and the deceitful man. Sinong mabuti dyan? Siyempre yung disciple, manluloko yan. Sino yung madalas naluloko ng mga loko-loko? O naluloko? Mahirap, di ba? Yung totoo. Kaya sinasabi dito, they meet together. Yung sabihin, merong common sa kanila. So pag tayo nag-soul winning, ganun yun. So, ay, mayaman yan. Takot ako dyan. Pareho lang yung may kaluluwa. Iisa lang ang gospel. Wala matawa. Kaya sinasabi nito, the Lord lightened both their eyes. Sinabi rin ni kay Jesus about Jesus, di ba? He is the light of the world. He is the light that lighted every man that came into the world. Ibig sabihin nun, baka Islam sila, baka hindi relevant si Jesus. Hindi totoo yun, kahit sino ka pa.
Kung alam mo yung sinabi ni Jesus, pwede mo sharean yung taong yan. Kasi siya yung nag-o-open, sabi dito, siya nagbubukas ng kanilang mga mata. Okay? Kasi yung mga dapat nating malaman about life, nasa Bible po yan, especially si Jesus. Kung ano yung tinapik na sa New Testament, yun. Kailangan mo nating malaman. Okay, so kaya pareho lang yan, yung mga manluloko tsaka naluloko. Okay, sinong gusto nyo? Manluloko kayo o kayo yung naloko? Siyempre, wala. Pero iba sabihin, oh, siyempre ako na yung naloko, eh. Masama rin yun. So ang Diyos ang nagtuturo sa atin, ibang klase nga lang minsan, pero kayong mga nakikinig talaga dito sa preaching, mas lamang kayo, di ba? Kung sila sa konsensya lang sila umaasa, ang hirap nun. Nagtatanong sila, hindi ko maintindihan ang sinasabi ng konsensya ko. Kaya nga, arali mo to, ito. Sabi kaya sinasabi din sa verse natin eh. Hebrews 4:12. Sabi niya, but for the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword. So ito raw ay matalim. Paano naging matalim to? Anong pinuputol nito? Diba ang sabi diyan? Piercing even to the dividing asunder of both soul and spirit. May book ba doon? Wala. Okay? So, pag ikaw ay nakikinig ng salita ng Diyos, naiintindihan ng nagsasalita, tsaka ikaw rin, ganyan pala sinabi ng salita ng Diyos. So, nare-reveal sa iyo mismo kung ano yung katotohanan. At sabi dyan, discerner of thoughts and intents of the heart. So, yan ang salita ng Diyos. At pinag-iilaw niya yung pang-unawa mo. Kaya, yung sabi lang dito, pare-pareho lang tayo pag sinabing meet together. Walang pinagkaiba yan. Kaya nga, mga bata, kung gusto yung maging matalino talaga, yung iba magaling lang sa math, yung iba magaling sa science, yung iba magaling lang magturo. Maganda rin yun. Pero pag alam mo yung salita ng Diyos, mas malawak yung pangunawa mo sa mas maraming bagay. Yan ang totoo. Kaya yung iba, kala mong talino, mayaman na, sinayang yung buhay nila. Di ba nila naisip na ba't sila gawa ng something na kasisira ng buhay nila? Kasi hindi nila naiintindihan ibang bagay na dapat naiintindihan nila kung naturoan lang sila ng Bible. Amen? Tandaan nyo, mga bata, it's the Lord that lighted both their eyes. Kahit sino ka pa. Amen? Ay, basa po. Ready, go. The king that faithfully judges the poor, his throne shall be established forever. Okay, naulit na rin yan. Okay. Pag ang isang hari, kung sino ka man namumunuan sa Bible, kung nabasa nila 1 Kings, 2 Kings, di ba? Meron doon 7 days lang naghari. Ano ba? Kasi pinatay niya yung hari, o pinatay din siya nung iba. Nag-agawan na lang sila. Hindi nila na iniisip yung kung paano pag-aharian yung mga tao. Hindi yung nasa isip nila. Kaya pag hindi ka faithful, ang kabaliktaran ng loko-loko is faithful. Ibig sabihin faithful, matapat. Saan matapat ang hari dapat? Sa mga tao. Very good. Oh, nakikinig si ano? Si Kino. Tsaka sa Diyos. Okay? Kasi siya ang Diyos na nagbigay ng kaharian sa kanya. Kahit sino ka pa. Yun ang malinaw. Sinabi ni Nathan yung kay David eh. Ang Diyos nagbigay sa inyo, hindi ka naman napakagaling mo eh. Diba? Ganun din yung sabi sa Romans. Ang Diyos ang nag-ordain ng mga hari. Okay? Kaya kung hari ka, magtapat ka sa tao, magtapat ka sa Diyos, sabi dito, pag sinabi establish, sabi hindi basta-basta mayayanig, yung tatlong taon lang, wala ka na. Diba? Parang si... Sa buhay ko, naabutan ko lang presidenteng na-impeach. Hindi nga na-impeach eh, di ba? Natanggal sa pwesto, nakakaya, di ba? Ilang years ba siya? 3 years lang ata. Kaya na... Oo. Kaya na parami si Gloria eh, di ba? Nakakahiya yun, naging hari. Sino ba si Erap? Naku, presidente ng Pilipinas. Wow! Anong nagawa niya? Actually, natanggal siya sa kalagitnaan. Ang pangit, di ba? Ang pangit. Pero pag ikaw daw itapat, kahit sino ka ba, kunwari, manager, ano man yan, business owner, magtapat ka, ikaw ay may establish. Pero pwede rin natin tingnan dito, sabi kasi dito, forever. So, sabi ng Bible, lahat tayong makasalanan.
So pwede sinasabi rin dito is ang Panginoong Jesus to. Kaya na-establish ang kanyang kariyan kasi tapat siya sa Diyos. Okay? Pero pwede natin i-follow din ang Panginoong Jesus to the best of our ability. Okay, nakakasunod ba yung mga bata? Makinig lang kayo, yung magiging familiar kayo sa mga terms ng Bible. Okay, ito, pasahin nyo ito. Ready, makibasa. Ready, go. The rod and the crook give wisdom, but the child left himself bringing his mother to shame. Ano yung rod? Wait, Mark. Ano yung rod? Pamalo. Oh, alam na alam na yung Stephen yan eh. Sa Bible, yung mga matinong magulang, nabanggit natin kanina umaga, di ba? May pamalo yan. So, hindi lang ginagamit yun. Minsan panakot, pero talaga minsan, pag malikot eh, makulit. Oh. Anong gagawin? Oo, oh, di ba? Kailangan paloy. Parang matuto yung bata. Pero sabi dito, ano daw ginagawa nun? Hindi lang siya mag-isa, merong rod, tas merong reproof. Ibig sabihin, pinapagalitan. Pag mali ka, pak! Mali yan. Ano daw nangyayari sa bata? Ito ay nagbibigay ng wisdom, sabi, di ba? Kaya magpasalamat kayo, ha? Pag next time pinalo kayo, ano sabihin nyo? Salamat po. Ganun, ha? Tandaan nyo, mga ba? Yung sasabi dito, eh. Kasi nag-gain ako ng wisdom. Tandaan nyo yan, ha? Joshua, pak! Salamat po. Ganun dapat. Hindi yung galit ka. Ang hirap-hirap mamalong, pwede lang, korup na lang, eh. Hanapin ko na naman yung pamalo ko, di ba? Tandaan nyo yan, ha? Yung pinalo kayo, nasabihin nyo? Salamat po. Salamat po, yan. Nasabi niya kasi, bakit? Kasi tatalino ka. Yung sabi, nadagdaga ka ng talino. Pag hindi ka pinalo, wala. Ito sabi dito, but a child left to himself. Ano yung left to himself? Kunwari, si ano, ang kulit ni Quinto. Ay, Quinto, yun na naman ako. Si Miguel. Ang kulit. Sige, bayaan mo lang siya. Ay, si ano, si Jacin. Ang kulit. Sige, bayaan mo lang siya. Ay, si Chelsea. Ayaw na umatid ng chair. Bayaan mo lang siya. Yung mga ganun. Ay, si ano, nagsuot ng hindi karapat-dapat. Diba? Bayaan mo lang siya. Ay, ang ingay nila, bayaan mo lang siya. Ay, sinunog yung bahay, bayaan mo lang siya. Ang tindi, no? Sabi dito, yung bata lang na hindi pinapalo, hinahayaan lang sa kanya, sabi dyan, bring it his mother shame. Ano ba yung shame? Kahihiyan, di ba? Ay, sinunod ba si ano? Ayun ba yung anak ni ate, ano? Alumutan ko. Nanay mo? Linlin? Ayun ba yung anak ni Linlin? Ako, nakakahiyaan naman. Gusto mo ba yun? Depende, di ba? Pag matino si Lian, nako, yan ba yung anak ni Lindy, no? Okay yan, ah. Lagi sa church, Bible ang inaaral. Hindi yung mga nakita natin dyan, nagpe-face up. Alam yung face up, babae, naiging lalaki, lalaki, naiging babae, mga bakla na yung mga yun, no? Di ba? Daming oras mo, mag-aralan mo na lang yung Bible, natuto ka pa. Tapos, ano ka pa dyan, kala mo, natutuwa yung nakakita sa'yo. Nakapagpigil lang, di lang nakapag-ano eh. O gusto bang mahiyasan nyo yung mga nanay nyo? O gusto nyo proud? Ito yung anak ko, si Pamela. Alam nyo ba yan? O, matinong bata yan. Si Joshua, o, matino yan. Hindi nagpupuyat yan sa games. Oo. Ito, si Jacin, no? Dinadala yung mga kaibigan niya sa church. Oh, mga ganun. Ano maganda. Kilala niya ba si Jamie? Nako. Medyo laging Stephen, eh. Okay? Kaya ganyan yan, ha? Ano sabi niya pag pinalo kayo? Salamat po. Yan, tandaan niya. Tatanungin ko yung magulang niyo. Si Ate Malo. Napalo niyo ba si, ano, si Pamela? Oh, nung ina, ano pa sabi sa inyo? Yan, napadawin ko yan. Next. Ito, naulit na rin to. Pakibasa mo, ready, go. When the wicked are multiplied, transgression increases, but the righteous shall see their fall.
Medyo iba, no? Pag wicked, dito yung mga loko-loko, masamang tao, di ba? Pag dumami sila, ano mangyayari? Masaya ba tayo? Malungkot. Pero ano mangyayari daw? Transgression shall increase. So kaya po sa US, kaya minsan nagtaka kayo ng ayamang bansa, ina-expect mo may tinutao dun eh, di ba? Kaya sa Hong Kong daw, nung nagprotesta sila, talagang ultimo kalap nila, pinulit nila after ano eh. Ganun tao dapat. Kasi alam mo, bansa mo yun, ba't mo dudumi yan? Kaya ka nagpo-protesta, mayroon kang ayaw na ginagawa ng gobyerno. Pero hindi ibig sabihin nun, sisirahin mo ng gobyerno, hindi ganun. So sa US, sabagay kasi sa kwento ng iba, meron daw talagang ano nun. Pero ang dami din talagang loko-loko dun. Biruin mong ano, hinaharangan nila yung ano, yung kalsada. Para walang makadaan, tama ba yun? Eh pag dumami pa sila, kung konti lang, madali lang yun, di ba? Hulihin nyo, kulong nyo. Eh paano kung dami-daming taong ganun? Ang hirap ng ganun bansa, kaya tayo anong tabaho natin? Anong kailangan natin gawin, mga Kristiyano? Pastor, anong ginagawa ni Pastor? Tsaka ni Brother James? Yan, di ba? Kahit sino dyan. Kasi sabi nyo, buti nga, wala sabi nyo, walang magnanakaw ngayon dyan. E pag loko-loko na yan, di man lang sila na nakakarinig ng salita ng Diyos, wala man lang nagmamala sa akin sa kanila. Di ba? Anong gagawin ng mga tao? Lalo pag-asa sa buhay, nanakaw na lang, di ba? Dadami yan. E kung maraming maligtas dyan, kanina, apat. Amen? So, yung nga sabi ito, but the righteous shall see their fall. Minsan yung righteous, wala na magawa eh. Kaya ang gagawin na lang, titignan na lang sila. No? Gagawin na lang example sa mga bata. Ako na eh, yung mga anak ko, okay, hindi natin kayang baguhin itong ibang taon to. Nakita mo ba yung kapitbahay natin? Ganyan, ganyan, di ba? Gagawin mo na lang example. Makikita mo yan. Na kahit pa itago nila, kahit gawin nila yung best nila para hindi mo sila makitang successful, nag-fail. Makikita mo yan. Yan sinasabi dito. Makikita at makikita mo yan. Hindi natin gusto makita yung pero wala eh. Pag hindi sila nakinig, yun ang mangyayari sa kanila. So hindi mo kailangan sila sumpain, hindi mo sila kailangan ikaw yung magbabasa kanila. Minsan darating na lang talaga sa kanila yun. Okay, pwede magtanong ha. 17, pakibasa po. Ready, go. Correct thy son, and he shall give thee rest. Lead he shall give delight unto thy soul. Yay, yan, yay. Correct thy son, yan nga. Pag sinabing correct, ituwid mo. Minsan kailangan paluwi, minsan kailangan pagsabihan. Basta ituwid mo, bakit daw? Pag tinuwid mo yung anak mo, sabi dyan, he shall give you rest. Yung ibang tao, karamihan tao ngayon, kaya yung mag-anak ng marami, kasi nakakatakot daw. Ay, naku, isa pa lang to. Wala, di na ako maano eh. Isa pa lang yung anak mo. Di ka na, di mo na gagawin sa buhay mo kasi hahabulin mo, nabasag to, ganyan-ganyan. Pero sabi dito, pag kinokorek mo yan, matututo rin yan. At pag natuto yan, tutulungan yung isang mo pang anak. Dalawa na sila ngayon, tutulungan pa isang anak. Sabi nito, magkakaroon ka ng kapahingahan. O sinong ito? Dalawa lang kayo, no? Kayo? Apat? Lima? Kayo? Tatlo? Kayo? Lima? Ayan. Kapatid mo pala ito, eh. No? May kulang nalaman. Lima rin. Ayan ang mga maganda sa bay-bay sapa, eh. Hindi nagtitipid, eh. Kayo, ilang kayo? Kakapatid? Lima? Ilang magkakapatid? Apat. Apat? Kayo? Lalo na to. Diba? So, hindi ka ano eh. Pero yung karamihan konti ang anak yung mayaman. Sila pa yung takot. Hindi lahat ha. Pero pag ito sinasabi sa atin sa Bible, paano ka hindi magkakaroon ng kapahingahan dapat? Eh, ayusin mo yung una mong anak, tapos makakatulong yan. Diba? Katulad Stephen. No. Umutulong na yan, no? Tagabitbit na ng bata yan. Minsan, hirap nung kung kayo-kayo lang. Maka medyas ka, nagbuhat ka ng bata.
Yung madulas ka. Oh, kita mo na. Si Peter, malaki na rin. So, ganun yun. Gusto niyo bang magkaanak? Mga bata? Later, ganun yan. Masaya yan. Kung magiging maayos. Parang kaninang umaga, di ba? Maayos yung asawa mo. Maayos ka. Maayos yung anak mo. Ay, saya nun. Ang saya nun. Parang everyday nasa langit. Hindi, iba pa yun. Pero parang ganun. Masaya. Uy, nakita ko na naman yung mahal kong asawa. Magbangon mo pa lang. E paano kung hindi kayo maayos? Sakit sa mata, di ba? Yan. 18, ito medyo iba naman. Paibasa po, ito ay sikat tong verse na to. Ready, go. Where there is no vision, then the people perish. But he that keepeth the law, happy is he. Ano yung vision? Okay, yung pinaka-simple is, siya yung vision. Ano yung vision? Paningin, di ba? So, kung wala kang paningin, wala kang nakikita, paano ka uhusad, di ba? Pero tama yung sabi ni Brother James, yung vision ko dito, actually, is, alam mo yung gagawin mo, or yung pangitain, or direction sa buhay mo. Especially, kunwari, sabi nila, dati daw, bagay ngayon, okay na rin eh. Yung Pilipinas daw dati, kaya daw hindi umunlad, maikli yung vision. Ang nag-iisip lang, yung mayor, kunwari, anong kaya kalsada gagawin natin dito? Gano'ng kalapad? Inisip lang niya, 10 years. After 10 years, ganito na yung ano niyan. Ganito na yung meron ng ganyan, meron ganito, ganito karaming tao. Yun lang inisip niya after 10 years. Yung problema, sobrang dami ng tao, kung kaya hindi masyadong malawak yung kalsada, nakita niyo yung kalsada sa kinta? Napunta ako doon para... Ano ba ito? Di ba ito na pagplanuhan? Talagang mag-isang ito, ang daming sasakyan. Tapos walang ibang daan, mayroong ibang daan pero malayo. Sabi ko, mabihirang di na pagplanuhan ito. Ganun yun. So dapat ang vision mo, kunwari, bagong ano pa lang yan, de-develop pa lang yan, later after 50 years, magiging sentro ng kalakalan ito. Eh, lakihan mo yung ano, kalsada. Ang daming dadaan dyan, di ba? Bakit hindi pa naano ng mga bata to eh. Pero, pag na-traffic na ba kayo? Kasi kami ang madalas ma-traffic eh. Biluin mo yung karamihan nagtabaw sa Makati, Ortigas, taga San Mateo, Montalban, Cavite. Tapos, araw-araw kang babiyahe. Ganun pala yung, kung nakita na ng mga gobyerno yan, dapat malawak yung ano kalsada. Araw-araw, tapos ganito karami pala yung sasakyan, di ba? Intindihan niyo ba yung mga bata? So, matinong tao, matalinong tao, malayo pa, hindi pa nangyayari, nakikita niya na yung mangyayari, ang galing naman nun. Ganun ang tao matalino, di ba? Kaya kayo, kung nakikita niyo, yung nakikita niyo ba yung future niyo? Di lagi nga ito pinag-uusapan. Itong mga lalaki ito, mag-aasawa, mga babae, mag-aasawa, magkakaroon ng anak. Kailangan niyo ng tabaong maayos. Kailangan niyo maging wise. Ano ba yung wise? Ano pinagkaiba ng wise sa fool? Yung fool. Andiyan na yung kapahamakan. Ayaw pang umalis eh. Di ba yung matalino? Ba't kayo hindi apektado sa ganitong crisis? Eh, napagplanuhan na namin yan eh. Di ba? So, ganun tayo dapat. Ganun ang matalino tayo. Ngayon, spiritually speaking, pero una dahil mangyayari sa inyo, maligtas kayo. Pagligtas na kayo, hindi kayo into doon. Alam mo, magkakaroon ka ng anak. Alam mo, matigas ang ulo ng bata. Anong gagawin mo? Handa mo na yung sarili mo. Bata ka pa, obserba mo na yung mga kapatid mo, yung sarili mo. Ba't kaya ito? Ito pala yung dapat kong gawin. Ba't di ko ginawa? Kasi pala, yung utak ko pala, yung utak pala ng bata minsan, hindi mapakali. Hindi ma-focus. Diba? So, paghandaan mo na yun. Ayun, bata pala, pag gutom, hindi matinong mag-isip. O, syempre, paghandaan mo na agad, dapat pag ilan ang anak mo, meron ka papakain, di ba? Mahirap yung wala. Di ba? Hindi din ba, mga bata? May vision kayo, alam mo na agad. Malayo pa, ilang taong ka na, Justin? After 20 years, ilang ka na? 30 ka na. Okay?
So lahat ng babae, actually, ang picture niyo sa buhay niya parang masaya. Ito sinasabi sa Bible, ang masayang mga babae yung may asawang maayos. Huwag niyo rin planuhin ang sarili niyong career. Okay lang siguro yung back up. Pero pinakamasayang mga babae daw yung design ng Bible ang inaano niyo, sinusunod niyo. So kayo yung homemaker, yan ang masaya. Kasi yung mga anak niyo nag-succeed kasi nga inalagaan nyo, hindi nyo tinakasan, hindi nyo iniwanan sa katulong. Diba? Okay? Natututo ba? Okay, Mark? Focus ka lang, ha? Nasa unahan ka pa naman. Okay, sabi dyan, kung walang pangitain, walang vision na maayos, yung mga tao, sabi dyan, they perish. Katulad nga yan, simple example lang yung traffic. Eh sabi niya, million, billion daw na nalulugi tayo. Sa gasolina pa lang, di ba? Kahit sa amin, pag pumunta kami sa office ng ibang ano, hindi na kami makakabalik sa office. Uwi na lang. So dami na nasayang. Sa traffic, yung ibang minsan paninda, nas bubulok na lang. So sabi niya, but he that keepeth the law, happy is he. So nakita niyo ba yung juxtaposition, matawag doon, juxtaposition? Anong pinag-parallel dito? Yung vision, tsaka yung keeping the law. Okay? Tandaan niyo yun. Ano yung law? Batas nino. Okay. So meron din batas sa tao, pero pinakamagandang batas, yung batas ng Diyos. So alamin mo muna, pag alam mo na, ipanatilihin mo. Ibig sabihin, gawin mo. Alam mo na palang ganito yung batas ng Diyos, hindi mo pasusundin. Panatilihin mo, ang tawag sa'yo dyan, para ka may vision. Tama nga naman yun. Bakit ka susunod sa Diyos? Ba't ka susunod sa salita ng Diyos? Na alam mo, natutupad to minsan talagang napaka-tagal na panahon. Kasi may tiwala ka sa Diyos at nakikita mo na ikabubuti mo in the long run. Sinabing long run, sa matagal na panahon. Pagpunta pa lang sa church eh. Sana naiintindihan nyo, hindi lang kayo andito para huwag ka, mangulit, di ba? Hindi lang. Kayo na sa church kayo, matuto kayo ng salita ng Diyos, 10 years kayo matuto ng salita ng Diyos, naku, ang dami nyo naipon, na wisdom. Ganun yan. Lalo kayo, kung sabihin natin yung magulang nyo, salamat sa Diyos, kahit paano, inaalaw kayo. Pero sinasabi ko lagi sa mga ito, mga adult, unang dapat sa church, yung mga adult, susunod na yan. Lalo pag tatay yan, lalaki. Pag ikaw yung nagtapat, naligtas ka, lalaki ka, yung pamilya mo, daladala mo na yan eh. Diba? Kung matino kang lalaki, so dadali mo na sila sa Panginoon. So ngayon, okay na rin yung mga bata. Pero mas maganda yan, pag nagkaroon rin kayo mga anak, dadali nyo sila sa church. Amen? Diba? Pangalan nanay mo, Chelsea? Glenda. Okay. Yeah, so kung may vision ka, panitilihin mo yung salita ng Diyos. Alamin mo, gawin mo. Okay? At magkakaroon ka ng pangitain na wala yung iba. Next, pakibasa, ready, go. The servant must not be corrected by words, for though he understand, he will not answer. Ito, matindi to. Nandiyan nyo ba? Yung isang servant, pag sinabi servant, kahit sino ka pa, tagapaglingkod. At ikaw ay ayaw mong may mali ka, ayaw mong magpakorek. Okay? Kaya sinasabi dito actually, ganun din. Sa trabaho, hindi pwedeng kang sasabihan ka lang minsan. Di ba? Minsan kailangan takutin ka. Di ba? Yan, mga anak natin, kailangan paluin minsan. Sa hindi pwedeng paluan sa trabaho. Pero minsan, hindi rin pwedeng salita lang. Sino yung mga natututo? Isang sabi po lang natututo na. Ayun yung mga wise. Dapat ganun tayo. Pero yung iba, kahit anong salita mo, ayaw. Okay? Ba't kaya siya hindi sumasagot na hindi niya ba naintindihan? Di ba tayo minsan ganun? Kaya hindi ka sumasagot, hindi mo naintindihan. Pero itong mga to, kahit naintindihan nila, hindi sumasagot. Matindi yun. Yun yung mga taong
Ang tawag doon, matigas ang ulo. Ba't hindi na yung tama ng gano'n? Kaya itong mga to, kahit kisa na sa inyo, dapat sila lagi ko yung tinatanong, di ba? Nagkakaroon kasi kayo ng idea, nagkakaroon ako ng idea kung anong iniisip nyo pag sumasagot kayo. Yung iba, ni hindi sasagot, wala akong pakialam kahit tanungin mo ako. Diba? Ang hirap nun. Kaya, huwag kayong maging gano'n, huwag kayong maging fools. Kailangan niya, kung may problema ka, di sabihin mo, ba't hindi ka sasagot? Ngayon, pag hindi mo talaga naintindihan, eh, understandable yun. Pero, kaya dapat maintindihan mo rin. Magtanong ka para maintindihan mo. Dapat maintindihan. Amen? Sige, 20. Ready, go. Seest thou a man that is hasty? There is more hope of a fool than of him. Ano yung hasty? Mamadali. Diba? Parang kanina din. Uy, naisip ko. Boop. Ay, may nakita ka. Bukas agad ng bibig. Huwag ganun. Sabi dito, huwag kang masyado nagmamadaling magsalita. Kasi sabi dito, kung ikaw daw yung nagmamadali kang magsalita, ano daw tawag sa'yo? Eh, may mas pag-asa pa sa iyo yung loko-loko o yung mangmang. Eh, yung mangmang nga yung sinasabi natin dito, walang pag-asa, di ba? Pero actually, may pag-asa nga, pero pag nanatiling mangmang, pangit yun. Pero pag ikaw daw yung tao, ang bilis mong magsalita, may mas pag-asa pa sa iyo yung fool. Intindihan niyo ba yun? So, huwag kayong madaling magsalita. Bago kayong magsalita, mag-isip. Amen? Sabi din sa Bible, gano'n, sa New Testament naman. Be slow to speak, slow to wrath. Sabi, but quick to hear. Sabi, dapat lagi ka nakikinig, nag-iisip. Pag matalino ka pa nga, minsan, hindi lang yung salita yung tinitimbang mo, pati yung itsura niya, paano niya sinabi yun. Tinitimbang mo na lahat siya, pag ganun ka nakatalino. Eh, iba, yung makinig. Paano ka matututo? Sige nga. Lagi sinasabi sa inyo, di ba, ang pag-asa ng bayan, mga bata, matuto kong magbasa. Totoo din yun. Ngayon, natututo kayong magbasa. But at the same time, matuto rin kayong makinig. Matuto kayong makinig. At sinong papakinggan nyo, piliin nyo. Wala kayong oras sa buong mundo na pakinggan nyo lahat. Sa ngayon sa internet, ganun, napakaraming preacher, napakaraming kung sino, napakaraming information. Hindi mo alam kung saan mag-isimula, tapos ka na. Men, kaya hindi naman sa pagmamalaki, mga bata, ang baptist, nauna yan sa, talaga sa Bible. Okay? Ngayon, tinatansya nyo pa lang yan eh, para alam nyo rin. Ano was kayo kanina dumating? Nabutan nyo ba yung Sunday school? Hindi na, no? Okay, pag maaga kayo sa Sunday, 8:30 kami, meron pa kaming other time na nag-aaral ng Bible. Another na tawag namin sa Sunday school, pero may ibang topic kami na importante din. Okay? Kaya mas maganda maaga kayo, Sunday. 8:30. Okay, last na to. Kaya ganun na, huwag kayong mabilis magsalita. Ang daming, sobrang dami yung nakita ko sa Bible na ganun. Na negative yung madada, masalita, mag-isip ka muna. Para pag nagsalita ka, kalkulado muna. Yun ang maganda. Saan mo natunan yan? Maniwala kayo, matutunan yan sa church. Kung may kinig kayo sa preaching. Kasi hindi naman lahat nag-preach. Sige, last na. Ready? Paibasa po ulit. Last na to. Ready, go. He that bringeth up his servant from a child shall have him because his son hath done it. Ulit ha. He that delicately bringeth up his servant from a child shall have him become his son at the length. Okay, anong sabihin nun? Anong delicate? Anong delicate? Maingat, yan, tama, maingat. Kunwari itong tablet, ito, pwede kong i-ganyan-ganyan yan.
Pero ito, hindi pwede, di ba? Naisira ito. So, ganun din kayo sa mga kayo, nakikinig kayo. Pansin nyo ba, hindi naman ako basta nagsasalita lang kahit ano. So, pag may bago dito, meron tayong konting consideration. Sabi dito, ikaw daw ito para sa mga boss na to, para sa mga na may business. Okay? Kasi sinabing, bring it up his servant from a child, ibig sabihin nun, pinagtsagaan mo yung ano mo. Sa amin, kahit sa tabaho, ang pinakamahirap i-handle yung mga baguhan. Kasi lahat sasabihin mo, oh, wag dyan, wag ganyan, wag ganyan. Kaya sabi sila, iniiwasan yun, di ba? Eh, may bago tayo, oh, sigaw ka naman, mag ano dun. Ang tawag namin ito, magpupunas ng sipon. Ibig sabihin nun, parang ba tayo naakain mo, wag ganyan, ganito. Ang hirap nung bata ang alaga, di ba? Eh, pag nanay ka, sanay ka dyan, di ba? Ultimo, ano, oh, wag ka, katulad niya, wag kang makulit, sasabihin ulit. Oh. So, pero, pag napalaki mo yan, yung kapatid mo, di ba? Pag napalaki mo yan, nasabi dito, ito ha, sa boss to, tsaka sa employee. Pag parang tinuring mo yan na bata, ay sorry, ibig sabihin, bata pa siya, inalagaan mo na, pag bring up, ibig sabihin, lumaki na, pinalaki mo na sa'yo. Ano mangyayari doon? Kahit hindi mo anak yan, parang kang magkakaroon ng anak. Sinong gusto magkaroon ng anak? Depende kung ba't ino, di ba? Pero yung anak, blessing yan. Ako katulad ko, apat lang yung anak ko, maximum yan, lima lang. Kahit gusto ko ng sampo, hindi na pwede. Kasi wala na eh. Na-CS ka rin si nanay eh. Wala na. Pero blessing yun, maganda yung meron kang anak, may na-disciple ka, di ba? So ngayon, kahit yung mga sa tabaho, kahit kayo ngayon, lahat kayo mismo, pinagtsatsagaan kayo, di ba? Sino sa palagi niyo gusto namin member dito? Mga bata o mga matanda na? Na may pera? Diba syempre, gusto mo yung mapera na pero, sabi dito, maganda yan, kahit mga kulit siya mga batang yan, pag talaga napaniman yan ang salita ng Diyos, tulad ni Raymark, lahat kayo, yan, si Justin, pag tumanda kayo sa church, nako, kahit si Daddy, alam ni Daddy yan, ako, mas medyo mas loyal pa ako kay Pastor. Diba? Kasi nga, siya na yung nagpalaki sa akin ng mga years kong ano eh, sa Christianity. So, malaki yung galang ko sa pastor ko. At maasahan niya ako sa mga bagay na maasahan niya ako. Okay? So, ganun yun. Naintindihan niyo ba? Medyo malalim na pang mga ano to yung adults eh. Pero kayo, pinag-atsagaan namin kayo. Inisip namin sana si Johan. Paglaki ni Johan, ako. Ito yung asset sa church. Ito yung ano, milyonaryo. Pag kailangan ng church ng ano, ano ba kailangan ng church? Kailangan natin ng bus, mga kapatid. Pag-pray natin. Meron na po, bukas. Yaman pala na yun. Natawa-tawa lang. Eh. Diba? Kaya si Kintoy. Diba? Alam nyo ba yun? Ang church, kailangan din kayo, diba? Pero hindi agad-agad kayo mapakinabangan. Parang sinasabing tupa. Alam nyo ba yung tupa, mga bata? Yung sheep, hindi napakinabangan yan. Pakainin mo ng pakainin, walang pakinabang yan. Pero pag lumago na yung ano yan, yung balahibo niyan, sakalang papakinabangan yung balahibo. Okay? Pero nakinabang din yung tupa. Ganun lang yan, mutual lang yan. Kaya magtyaga kayo. Sino may kapatid na maliit dito? Ito, marami. Magtyagaan nyo yan. Pag naging close sa inyo yung kapatid nyo, may assistant ka, di ba? Oh, ano ba yung mga may mautusan ka, mayroon kang assistant. Kapakinabangan mo yan, mahal ka pa niyan, di ba? Gusto mo yan? Yung iba, naghahanap kang magmamahal sa kanila. Okay, side gig. Sige, yan. Sana, marami ba kayo natutunan? Ang dami nating na touch eh. Sige, attend lang kayo lagi ha. Respect, Panginoon. Maraming salamat sa mga salita niyo, Panginoon, na especially mga gear sa adults din, sa young people. We pray na kayo pong papalaki sa amin sa nurture and admonition of your word. We pray na mga bata especially, maintindihan nila na kasi ginawa niyo kami, Lord, for a purpose. At yun ay kayo ay mga papurihan namin, mga
dakila namin sa aming mga buhay. Kaya po'y niligtas nyo kami. So, nawa kami po'y magpagsalamat. At balik namin ang papuri sa inyo, Panginoon. Mga batang ito, Panginoon, kahit makulit sa umpisa, nawa ay sila po'y matuto, lalaki, magmamature, tindihan nila dapat nilang gawin sa buhay, sila'y magsimulang, sila po'y gampanan ang inyong mga kalooban, Panginoon. Kaya manulati, in Jesus' name we pray. Amen. Amen.